Walang Sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the life. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahating. Uburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang makonfuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag laging handa. A Radyo Pilipinas special coverage. Okay, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito pa rin po ang inyo pong hashtag COVID-19 Radio, ang hashtag laging handa, PH. Ito po ang inyo pong radyo na magbibigay po ng impormasyon tungkol po sa ating pong laban kontra ho sa COVID-19. It's Wednesday, midweek na po tayo, Miyerkules, June 10, 2020. Makaisaysayan po ang araw nito para ho sa akin. Maraming salamat po sa mga bumabati ho. Thank you so much po sa lahat po ng mga kaibigan ko, mga nagmamahal po, pamilya ko, my wife Joanna, and my children, sina Javi, sina Juancho, and Joaquin. Maraming salamat for everything. And maraming salamat rin po sa ating pong may kapal na binigyan po tayo na isa pang taon, ha, para ho madagdag ho sa ating pong edad itong buong panahon na ito pong araw ho ng ating pong kapanganakan. Maraming salamat po, Panginoon, para ho sa inyo itong lahat po aming pong ginagawa ngayon. Anyway, sa araw po ngayon ay dahil nga ho June 10, 5 days na lamang po, ay malalaman na ho natin, 5 days to go, ay malalaman na ho natin kung ano po ang magiging kapalaran ng ating pong mga lugar na nasa GCQ, yung pong General Community Quarantine. Dahil sabi nga ho ng IATF, June 1 to June 15 lamang po ang GCQ. Pero depende ho yan sa kanila pong gagawin pong assessment kung ano ba ang pwede hong susunod na hakbang o magiging community quarantine po sa Metro Manila at sa ilang pang mga lugar. Alam mo natin na meron daw hong pagpupulong ngayon ng IATF. I don't know kung ngayon ba o tomorrow. Pagkakaalam ko, Thursday usually ho ang kanilang pagpupulong ho dyan sa Davao City. Dyan po gagawin po ang pulong sa lungsod po ng Davao. At dito natin ang tabayanan kung sa June 15 ba maaring ilalabas o bago ho mag June 15 ilalabas po magiging pasya po ng IATF. Kasama na rin po ang desisyon po yan ng ating pong Pangulong Duterte. Pero bago ho yan, saan ba next na hakbang ho natin? Kung tayo po ay GCQ, ang inaasahan po ng ilan natin mga kababayan, dahil nga ho, nasakripisyo na ho natin ang ekonomiya, ang hanap buhay po ng bawat Pilipino, siguro naman ang ating pong next na direksyon ay Modified General Community Quarantine o MGCQ. Pero marami ho tayong mga nakukuha pong impormasyon na maaring manatili tayo sa GCQ o di kaya tayo po ay babalik muli doon po sa sinasabi nga ho nila pwede daw tayong bumalik ko sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Pati anak ko nagugulat sa akin, no? Pero hindi natin na alam dahil nga ho sa ngayon nakikita ho natin ang trend pa rin po ay napakadami pa rin po ang nagpupositibo ho sa ating pong bansa na umaabot na rin po tayo ng halos 23,000 na po, 22,992 to be exact. At meron pong mga recoveries na 4,736 at higit 1,000 na po ang namamatay. Ngayon lamang ho pumatong sa 1,000 po ang nasasawi. Pero sa gitna rin po ng ating pong mga katanungan ngayon, kung ano bang next na move ng IATF sa atin, siguro mamaya inimbitan natin ang isa po sa public health expert po natin para po tayo ayudahan kung paano nga ba nagpapasya po ang IATF at maging ang National Task Force, yung NTF. Dahil ito pong si inimbitan natin si Dr. Tony Leachon dahil po siya po ay isa po sa mga nagbibigay po ng advice sa ating pong mga namumuno sa NTF at ng IATF. So siguro
Alam naman ho natin, batid nating lahat na si Dr. Tony Leachon, kapag tinanong ho natin ho yan, eh alam ho niya, bihasa ho siya sa galaw at strategiya po ng ating pamalaan para mapagtagumpayan po natin ang laban ho kontra sa COVID-19. Ika nga, kumpara nga ho sa ibang bansa, masyado nating ginalingan po yung lockdown ho natin, yung ating po community quarantine. Pero mo, umabot po tayo ng halos magtatatlong buwan ho tayo sa ating pong quarantine o yung community quarantine. Ika nga, eksperto na ho tayo dyan. Pero, actually, tayo yata po ang sinasabing nilang longest community quarantine sa buong mundo. Which in turn, naging positibo naman po yan. We bear fruits and accomplishments with that. Kaya maraming salamat po sa strong leadership po ng ating buong Pangulong Duterte. At the same time, doon po sa kanya po mga tauhan, yung mga health and economic managers na talagang tumututok po sa matindi pong epekto nito sa ating pong buhay dito po sa ating pong bansa. Kaya ang tanong, are we ready? Are you ready? Are you ready for to face the new normal? O yung tinatawag ho nating MGCQ, dahil ito na ho yung patikim po ng new normal, dahil nga ho, less na po yung restrictions po dyan. Napaisip tuloy ako, ang tanong ko rin po sa sarili ko, yung bang virus na nandito po sa ating pong bansa na kumakalat po sa Pilipinas, ito bang virus na ito, kasing bagsik rin ba ng virus na kumakalat rin po sa Europa, sa Estados Unidos at sa ilang pa mga bansa, sa makalapit po nating mga Asian countries. Ganun ba kabagsik? O baka naman siguro napatunayan na ngayon ng WHO na ilang po nating mga expert sa Pilipinas. Tanong natin kaya kay Dr. Tony Leachon, kung yung bang virus na nandito sa atin, yung strain ba ng virus dito ng COVID-19, is it strong o mabagsik o talagang ito po'y makapinsala? Kung kumpara ho ninyo sa Amerika, kita nyo yung mga tao doon, wala na nga hindi na nga nagmamas . Nagrarally pa sila. Kita mo? So ibig sabihin, hindi mabagsik yung COVID-19 sa kanila. Ano yun nandito sa atin? Maring tanong ho natin kung ano bang strain meron dito ho sa atin. Kung yung ambay na pag-aralan ho ng World Health Organization. So yan po ang ating pong tatanungin. Kaya ang siguro ang next nating pwede hong maibibigay na tanong sa inyo, ano bang gusto ninyo? MGCQ, GCQ, o MECQ? Nako, mahirap ang tanong po, no? Pero nasa sa atin po yan kung ano po ang behavior natin at sa pagharap po natin sa paiba-iba hong community quarantine natin pong nadaanan. Siguro, ngayon, we are much aware na ho tayo. Yung awareness level ho ng Pilipino, napakataas na ho siguro. Kaya ayaw na ho natin bumalik pa doon po sa enhanced community quarantine na talaga namang hong marami po naapektuhan, nawala ng trabaho, nawala ng kinikita, nagsara mga kumpanya, nawala ng pasok ang mga kabataan, pero masaya po mga kabataan dahil wala silang ginagawa. Di ba? Pero yun nga lang, kailan ito matatapos? Yun ang katanungan natin. So mamaya, inimbitano natin si Dr. Tony Leachon. At the same time, hingin na rin po tayo ng saloobin po ngayon ng nasa mga miyembro at siguro yung pangulo na rin po ng Metro Manila Council. Ito po yung binubuo po ng mga alkalde ho dito sa Metro Manila. Kung ano ang magiging kanilang suggestion o recommendation po sa susunod pong week, sa next 15 days. Dahil nga, June 1 to June 15, GCQ. Ano kaya? Napag-usapan na ba ito ng kanila pong mga miyembro ho ng Metro Manila Council na ano bang next move ho ba ng Metro Manila? Tayo ba'y gearing for a new normal? Ito na ba yung MGCQ? O medyo nag-aalangan po ho yung ating pong mga alkalde? We invited Mayor Edwin Olivares po ng Paranaque City. At the same time, siya pong Pangulo ng Metro Manila Council. And also, mamaya, pag-usapan rin po natin, ito, kapapasok lamang pong balita, pinirmahan na po ng ating pong Pangulong Duterte ito pong tinatawag na National Academy of Sports. Mukhang bagong-bago po ito sa ating pong pagdinig. Ano ba itong nilalaman po ng National Academy of Sports? Ito po'y pinanukala ho ng ilang pong mga kilala ho natin mga mambabatas, sina Senador Bongo. Na siya po ang chairman po ng Committee on Sports sa Senado. At siya rin po ay isa po sa mga co-author nito
Ganun din po si Senator Sherwin Gatchalian na bilang chairman po ng Basic Education Committee po ng Senado. At meron rin po yung kahawig po na panukala doon po sa mababang apulang ng Kongreso. Pero ito po ay naratipikahan na at na-i-transmit na po ito sa Pangulo. At ngayong araw po, binalita nga ho na ito po ay napirmahan na po ng ating po Pangulong Duterte. So mamaya, we invited Commissioner Mon Fernandez, si El Presidente, para tanungin ho natin kung ano ba ang nilalaman ho nito at ano ang pakinabang nito sa ating pong mga kabataan at mga sports athletes ho natin. Ano ba ito? Eh, tayo ba ay makikibanggaan na ba tayo sa mga bansang madalas humahakot po ng ginto at championship sa mga international events? Kaya na ba natin? O ito ay far-fetched? Ika nga, malabo pang marating. Pero sa tulong siguro nitong batas nito, eh siguro baka pagbibigay po to ng edge para sa ating po mga manlalaro. Siguro i-inculcate po to sa mga sa school, idadagdag to sa school curriculum para at least hindi lamang po more on mental health, pero kailangan po ng sports ability ang ating po mga kabataan, ha? Tulad ng mga anak ko, basketball, yun, di ba? Basketball ang nilalaro. So, malay mo, baka yung aking pong pangalawang anak magiging mapabilang sa isa po sa mga magagaling na atleta, basketball players dito po sa bansa. Sino makapagsabi ho niyan? Wala. Pero kapag nandyan ho ang tulong ng gobyerno na naayudahan po sila in terms of equipment, mga gamit, suporta pinansyal, hindi po malabo ho na hindi natin marating po ang rurok ng tagumpay po na ating pong bansa na dala-dala po ng bawat atleta ho ng Pilipinas. So, ayos po tayo dyan. So, yun po ating pong pag-uusapan po mamaya. Bagamat yan po'y non-COVID story, pero ito po'y malaking balita na gusto rin natin pong bigyan linaw po mula ho sa mga ating pong inimbitahan ngayong araw na ito. Ayun. So, ano pa ba mga balita ang natin po nakalap? So far, yan lamang. O ito. Ito nga pala. Idadagdag ko lang pala ho. Dahil nga ho sa enrollment na pasok sa August 24, sa listahan ngayon po ng Department of Education, ito po yung inilabas po nilang graphics, pakita natin ha. Ito ho, ito po ay as of June 10, 8 o'clock ng umaga, inilabas po to ng DepEd. Ito po ay National Enrollment for Public and Private Schools. Kita nyo na po yung bilang, umaabot na po tayo sa 8,666,493 enrollees. Ibig sabihin, combine na po yan ng public at private schools at mga SUCs at ilang pang mga LUCs. Sa bilang na yan, ito makikita ho ninyo, ang pinakamarami pong enrollees po ay ito, Region 4A, Calabarzon area, with 1,341,000. Kumpara sa NCR, nasa 1,305,000 enrollees. And the rest, ang sumunod ho dyan ay ito pong Region 3, no? If I'm not mistaken. Tama, 884. Pero kung kumpara ho ninyo, sa bilang na yan, 8.6 million na mga enrollees, biruin ba ninyo, sa public schools lamang ho, 8.3 million. Nasan yung private school? Maaring hindi pa ho nagpapa-enroll ngayon ng mga private schools, no? Dahil mahaba pa naman ho ang panahon, kaya inuna lamang po ito pong public school. Biruin mo, ang public school po ay nasa 8.3. So, ibig sabihin yung the remaining 300 plus, nasa private schools po yun. Napakaliit pa lamang ho na 300,000 enrollees. So, siguro magpipick up po yung numero na yan sa mga darating pong buwan. Siguro by July, mid of June, at siguro sa mga last week of July, medyo tataas na po ang enrollees sa private school. Pero sabi nga ho ni Secretary Briones, ang target ho nila is 28 million. Wala pa ho tayo sa kalahati. Nasaan ho yung 20 million pang mga estudyante na hindi pa nagpapa-enroll ngayon? Maaring yung mga magulang medyo hesitant, natatakot po sa kanila pong mga anak na kung sakali man nilang i-enroll ito, baka mag-aalangan. Ano ba? Baka magkasakit ang anak ko. May mga ganun po mga alinlangan. Pero wag ho. Siguro
Huwag ho natin ipagkait po sa mga kabataan ang edukasyon, ang karunungan. Dahil nga ho, yan po magdadala po sa kanila ng tagumpay nila sa kanila pong paglaki. So huwag ho natin hayaan na sila po'y matigil sa kanilang pag-aaral dahil nga, sabi nga ho, ang ating pong mga kabataan, ayan po ang tawag nun, yung term nila, yan po ang tagumpay ng ating pong bayan. Ha? Sila pong next generation. So dapat po, linangin natin sila sa marami hong impormasyon at karunungan na rin po yung knowledge at education na kailangan pong maibigay po sa kanya. Okay? So yan po, ilan po sa ating po mga balita na kalap sa araw po ng Wednesday. So magbabalik po tayo, oras natin, alauna, 15 na ho. Sa ating po pagbabalik, kuha ho tayo ng mga balita ho sa mga kasama natin sa probinsya at simulan na ho natin ang talakayan kung ano ba ang magiging kapalaran po ng Metro Manila. GCQ pa rin ba? O MGCQ na ho tayo? O di kaya balik tayo ho sa MECQ? Anong say ninyo? Magbabalik po tayo. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan na linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari din itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mauhuling lumalabag dito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos. Alex Santos. Sa Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Okay, nagbabalik pa rin po ang inyo pong COVID-19 Radio, hashtag COVID-19 Radio. Ito pa rin po inyong programang Walang Sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas. Sa puntong ito, ikuha ho tayo ng mga balita mula sa probinsya. Simulan ho natin, ito daw hong lungsod ng Iligan ay makikiisa po sa darating pong Biyernes, yung pong celebration o commemoration po ng ating pong 122nd anibersaryo po ng Independence Day o Araw ng Kasarinlan. Pero may limited lamang daw ho ang pwedeng makadaluho dyan dahil nga social distancing. Detalye mula kay Dandy Makarambon. Dandy, go ahead. COVID Radio. Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas special coverage. Ating lahat, walang sinasantong Alex Santos. Mm-hmm. Sa kabila na nagpapatuloy sa banta ng COVID-19 pandemic, dito hindi ito mapigilan ang paggunita ng sambayan ng Pilipino sa 122nd anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan o Independence Day sa Hunyo 12, 2020. Isa sa mga makikigunita at maghahanda ng simple ngunit magkahulugang selebrasyon ay ang lungsod ng Iligan. Alinsunod sa isang memorandum ng LGU Iligan, nilagdaan ng alkalde ng lungsod, Mayor Celso G. Rehensya, gaganapin ang pagpapawagayway ng pambansang bandila sa City Public Plaza bandang alas 7 ng umaga na dadaluhan ng mga opisyal ng lungsod at department heads. Limitado ang ipamamahagi ng imbitasyon ng City Tourism para sa mga panauhin ng naturang okasyon. Pinaalalahanan naman ang lahat na ipatupad at sumunod sa mga health protocol at social distancing.
Sa bilang dako naman ay magsasagawa ang mga barangay ng kani-kanilang aktibidad. 15 araw pa lang bago sumapit ang araw ng kalayaan ay hinikayat ng lokal na pamahalaan ang mga tanggapang pribado at ahensya ng pamahalaan, mga establishmento na magsabita o mag-wagayway ng kanilang pambansang bandila sa kani-kanilang puwesto, mga bahay at mga pampublikong lugar. Nanukad sa Dakbayan sa Iligan, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat kay Dandy Macarambon mula po dyan sa parte ho ng Northern Mindanao. Okay, sunod natin. Ito, mula po sa Mindanao pa rin, no back riding policy. Maigpit daw hong ipinatutupad po dyan sa lalawigan po ng Sulu. Detalye mula kay Fatima Gino. Fatima, go! COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Maraming salamat. Magandang hapon. Mas lalo pang hinigpitan ang pagpapatupad ng no back riding policy sa buong lalawigan ng Sulu kahit na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ na ito ngayon. Batay na rin sa mahigpit na kautusan, itinalabas ng Sulu Task Force COVID-19. Ito ay bahagi pang in ng precautionary measure na ipinapatupad ng lokal na pamahalaan laban sa nakamamatay na COVID-19. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Walter Anayo, hepe ng Holo Municipal Police Station, kahit marami ang umalma dito, mahigpit pa rin ang pagbabantay nila sa buong bayan ng Holo upang masiguro na walang lalabag sa panuntunan ukal sa social o kaya physical distancing. Mahirap din anya para sa kanila ang ganitong polisiya dahil ang unang-una silang tatamaan nito. Sa bagong panuntunan kasi na ipinalabas ng Sulu Task Force COVID-19, pati mga frontline worker ay hindi exempted sa ang magagawa ayon kay Colonel Anayo kung hindi ipatupad ang anumang panuntunan dahil trabaho nila anya ang magpatupad ng batas. Sa halip ay hinimok ni Police Lieutenant Colonel Anayo ang kanyang mga kasamahan at lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na sumunod sa panuntunan at maging ehemplo ng mga sibilyan. Anya, mahigpit ang direktiba sa kanila ni OIC Provincial Director Police Colonel Michael Bawayana Jr. na ang sinumang polis lumabag nito ay mahaharap sa kasong administratibo. Dagdag pa niya, hinahatid sundo na lamang ng kanilang driver ang iba nilang mga kasamahan na hindi marunong magmaneho para magawa ang kanilang trabaho sa opisina. Dahil hulo sulo, Fatma Gino para Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat kay Fatma Gino mula po dyan sa Holo Sulu. Okay, sa puntong ito ay kausapin natin sa linya ng telepono, walang iba kundi si Dr. Tony Leachon, isa po sa mga public health experts po natin at the same time, National Task Force Special Consultant po siya na naturang pong task force. Doc Tony, good afternoon sir, si Alex Santos po. Good afternoon Alex at sa mga nakikinig sa iyo, magandang hapon po. Opo. Doc, unang-una, by the way, happy birthday rin pala ho sa inyo pong misis, no? Happy birthday po. Doctor Amart, salamat opo. Alex. Opo, opo. Magkapareho pala ho kaming birthday, no? June 10 rin pala ho siya. Happy birthday ho sa kanya. Happy birthday po ba ngayon, Alex? Opo, opo, opo. Natsambahan po, natsambahan. Ang dami kong ginagawa ngayon. Okay lang po, okay lang po. Opo, thank you po, Doc. Okay, unang-una po, Doc. Ano sa tingin ho ninyo? What will be the decision of IATF? Ano ba ho ang recommendation po ninyo bilang kayo po ay isa sa mga consultant at public health expert? Ano sa tingin ho ninyo? Are we ready for a MGCQ po ba, sir? Okay. Ang batayan lagi dyan yung data na nilalabas ng DOH, mm-hmm. tapos yung data na nakukuha ko sa UP, data na galing kay Dr. Benjamin ko, data galing from Professor Edson Guido, tapos mm-hmm. iniipon ko yan. Mm-hmm. Tapos, titingnan ko muna yung areas na hotspots. Okay. So, ganyan guidelines niyan, though sila yung mag-decide, kasi alam mo naman ang decision usually may kaakibat na lobbying ng politiko eh. Mm-hmm. Kung mapapansin mo yung kahuli-hulihan yung Cebu, dati sila MECQ nag-lobby to GCQ. Oo. So unahin ko muna yung Cebu bago tayo pumunta ng NCR. Sige po. Malabas after June 1. Mm-hmm. Mapapansin po na sa tracker natin po mm-hmm. noong nag-GCQ siya, doon 2 pa lang tumaas na. Uy. Hanggang ngayon, oho. Ang pinakamataas sa buong Pilipinas ngayon ay Cebu. Okay.
sobra po ang taas na medyo alarming ng konti, pati mga maraming mga barangay sa kanila. Okay. Eh, ang payo lang namin, ho, kada barangay, isang barangay lang. Lockdown na ho uli. Eh. Okay. Ang ibig sabihin, localized and gradual ho tayo. Pero kung maraming barangay yan, mag-decide ang IATF kung from GCQ, ibabalik sila sa MECQ or ECQ. Opo. Ganun lang po yun eh. Kasi ang napag-usapan po di yan, ang guidance po, pag nag-increase, ang number one kasing criterion ng World Health Organization para sa pag-ease ng lockdown, ang number one dyan ay viral transmission. Okay. Ang viral transmission, nakikita sa datos ng Department of Health yung number of cases, number of deaths, number of recoveries, yung doubling time, kung nagmumultiply ng mabilis, yung growth rate. Lumalabas ang Cebu, eh parang uncontrolled siya. Naku, oho. Uncontrolled siya. So, hindi natin mapipredict kung MECQ siya or ECQ or status quo. Pero definitely, magkakaroon ng radical change po yan. Kasi, hindi po natin hawak yung decision ng IATF kasi magbobotohan yan eh. Tama. I'm just speaking, as a person na napipredict na lahat ng dati kasi meron akong guidance sa sarili. Tama. Natatanungin ako ng data science ang ibibigay ko. So ibig pa sabihin po niyan, Doc, Doc Tony, yung Cebu na ngayon po ay nasa, ano po ba sila ngayon? GCQ, di ba? GCQ sila, Alex. Oho. So ang most likely, dahil nga ho, sila po ngayon ay uncontrolled ng kanila pong infection, most likely, babalik sila sa MECQ at ECQ? Kahapon, sa press conference ni Secretary Roque, apo, ni Secretary Duque sa Clark, nung nagpaalis po ang OFWs, ang mga OFWs nag-send off sila, nagbigay na sila ng hint, there's a fair chance of retaining or back to the previous. Yun ang sinabi nila eh. So, if you can read between the lines, eh, di ba, kung nangyari ay hindi. Eh, categorical yun, di ba? Tama. So, medyo... Eh, pagkada doon ang sabi, fair chance na manatili o bumalik eh. Yung data ngayon. Tsaka yung data ho sa last 8 days, pataas ng pataas eh. Yes, tama. So, hindi naman nila pwedeng hindi isagawa yun. Kasi kung hindi naman mati-turn around ka agad yan, eh. Two weeks kasi incubation period eh. Kailangan i-host mo yung transmission ka agad eh. Yeah. Kasi kung naglalabasan ng tao in the midst of an acute acceleration, mahirap po yun. Oo. Okay, so we're talking only Cebu. What about sa Metro Manila po? Ganun rin po ba sa Metro Manila? Okay. Ang Manila, awa ng Diyos, gumaganda, pero hindi pa kasing ganda ng katulad ng New Zealand. Okay. Na talagang dapang-dapa. So, and then, mayroong reports na may mga barangay na may surge, like kay Tondo, may Alabang, may mga ganon. Okay. Ang decision dyan ganito, Alex, apo, zoning or per barangay. Oho. Ang mahihigpit, kunyari, ECQ ka sa barangay na ma-identify. Kasi naka-satellite map ngayon, Alex, eh. Yes, yes. Naka-satellite map, eh. Kung ang ikaw, ang kulay mo ay ang critical zone kasi, Alex, ECQ pula. Tama. Ang payment zone na MECQ orange. Ang ECQ kulay dilaw. Ang modified ECQ kulay verde. So, kung sa satellite map, pula ka. Granular data, lalapit bigla dun sa barangay mo, pula ka. Ako. Tapos nandito yung cases mo per 1,000. Nari, 2 or 3 cases ka, lockdown ka. Ganun ang desisyon. Para hindi mag-suffer yung buong Maynila na maganda yung iba, tapos iba lang ang nakakahawa. Ganun ang gagawin ni na Secretary Galvez and Anyo and the IATF. Ayun. Zoning. Zoning so, na. Eh, nakita ko naman, medyo gumaganda yung Maynila po. Pero merong sporadic spikes eh. So, ang solution ho dyan, zoning, localized. Oo. Pero kunyari,
one week pa lang, dumami ulit kasi nagtatag-ulan na Alex. Yes, ito yes. Yung tangkos ng spikes, yung pagka nagtatag kahapon lang, na lumabas ako, daming mga tao, walang mask at nasa kalye. Mm-hmm. So, the LGU, kahit wala pang 2 weeks, kaya nilang i-lockdown ka agad pag nag-spike ka kasi nasira yung social distancing eh. Yeah. So, ang decision... So, Alex, medyo ano ako dyan, optimistic ng konti. At kung magla-lockdown, Alex, by barangay ang tirada dito. Oo, it's up to the LGUs, no? Mga local executive office officers ang magpapasya ho dyan sa possible lockdown po in a particular zone. Oo. Ang ganda, Alex, nga ng setup eh. Meron silang replica ng IATF kada municipality. Meron din silang doktor. Uh-huh. Meron. Ni-replicate nila yung IATF. Uh-huh. Meron na ikukonsulta lang ang IATF or NTF kung ano yung decision nila, tapos i-carry out na kagad nila. Para mabilis ang aksyon, hindi laging doon sa national office. Uh-huh. So, ang sa madaling salita po, Dr. Tony, ang Metro Manila by June 16 is MGCQ, tapos bibigyan ng kapangyarihan po ang mga LGUs to impose lockdown kung sa mga barangays na medyo mataas hindi, po ang bilang. Alex, hindi ko pa alam kung MGCQ or GCQ. Opo. Ang aking batayan lang eh, based on the cases. Mm-hmm, tama. Eh, but since hindi real-time and granular, ako I would go on the conservative side kasi lalo na nagtatag-ulan. Yeah. So ang NCR, kung titingnan mo ang datos, GCQ ba siya or dalawa lang naman pagpipilian mo eh kasi gumaganda naman. Tama. Status ko, ang ibig sabihin niyan yung current na GCQ kasi umuulan and then may spike ka. Oo. Uh-huh. Pero nakahinga pa rin ng economy, 75% kasi ng workforce sa GCQ pumapasok po eh. Ang MCQ 50%. Oo. Uh-huh. So ito 75%. Uh-huh. Pag ginawa natin modified GCQ, eh permissible na 'yon. Socio-economic activities, new normal na 'yun halos eh. Tama. So dalawa lang pupuntahan, Alex, either status ko, yung current, paigtingin muna, yung 2 weeks evaluating, or sa tingin nila eh kahit may spikes eh mag-MCQ sila with lockdown of certain areas. Mhm. Yun ang pagdidesisyon na nila po yun base sa presko nila kahapon. Okay, so yung MGCQ medyo malabo pala sa atin, no? Sa Metro Manila. Yan, so yan kasi po. Kasi may spikes ka, Alex. Tumataas eh. Kasi, no? Yun na isa. Tapos umuulan, mm-hmm. Di ba ang spikes natin eh, pagka nag-rainy season, yeah. Kasi magkakasakit yung iba at magdidikitan, mm-hmm. Di ba po? Oo. At saka mahirap ang delivery ng medical services pag tag-ulan kasi babaha eh. Oo. So, isa yan, di ba ang healthcare capacity, isa yan sa ating tinitingnan. Eh kung, alam mo naman, pag kahit ng business as usual at bumagyo sa atin, ang hirap pumunta ang mga healthcare workers natin to the area eh, di ba Alex? Opo. Okay, isa pa ho, gusto ko ilinaw ho sa inyo, Dr. Tony, no? Dahil ngayon po, meron pong paglilinaw ang WHO with regards po daw dun sa asymptomatic transmission daw ho, yung mga asymptomatic patients. Sabi kasi una, rare daw ho yung transmission, pero ngayon binago ho nila, parang bumuelta ho sila. Sabi, hindi, kung ano yung transmission nila, ganun rin daw, hindi daw rare. Anong masasabi niyo, Doc? Ang WHO medyo sanay na tayo dyan. Dati, ayaw nila mag-mask. Dati, ayaw nila yung asymptomatic rare. Tapos, bumabaliktad sila. Mm-hmm. Kasi ang WHO, political organization siya. Okay. Kaya dati, hindi na ako nagbinabasa ko rin. Pero, tinitingnan ko yung other references. Let's say, CDC sa Amerika. Uh-huh. Harvard, Duke. Para marami. Mm-hmm. European CDC. Yeah. Kasi diba, nagalit na rin si Donald Trump sa WHO. Tama. Dumali naman yung pag-separate mo. Pero may konting leanings din sila sa China. Kaya nasira yung credibility. Mm-hmm. Ako naman, ang personal opinion ko, dati pa naman natin alam na ang symptomatic nakakapos ng transmission yan eh. Tama, oo. Tagal na natin alam. Tapos may bagong pag-aaral, 3 days ago lang. Mm-hmm. Dati eh, 5 to 10% lang ang hawa ng asymptomatic. Mm-hmm. Ngayon,
45% to 50% na. Mm-hmm. Oh, kasi ganito yan, naalala mo dati, merong balita na ang kaibahan ng SARS, mm-hmm. ang SARS nakakahawa during the time of the symptoms. Opo. Makakahawa lang siya pag may ubo ka na. Ito, nahahawa ka kahit before the symptoms. Nangyari ito dun sa isang local na German na Chinese. Mm-hmm. Galing siya ng Beijing, Wuhan ng magulang niya, na-expose siya. Nagbiyahe siya, wala siyang symptoms. Oho. Pagdating niya ng German, nag-meeting siya dun sa kanilang opisina. After 5 days, ayun na. Nagkaroon na ngayon ng transmission. Ibig sabihin, nagbiyahe siya, wala siyang symptoms. Mm-hmm. So noon pa lang, alam na natin na meron noon. Ngayon, sa dami ng tao naglilipa na in terms of the pandemic, yes. Ang dami natin mga kababayan, let's say OFW natin, 26,000. Ang tinesting 500 ang positive. Dumababa yung 2%. Mm-hmm. Yung ibig sabihin, marami nagbibit-bit ng kahit walang sintomas. Tama, oo. So, dapat pa rin po pag-ingatan pa rin, no? Pag-ingatan pa rin talaga. Oo, at ang nagbibit-bit niyan, yung mga taong gala ng gala. And usually, according to the Koreans, mga 20 to 30 years old na naglalabas, tapos tapasok sa bahay na hindi malinis, ang yung nanay at tatay nila nadadali. Nako, which is weak. Which is weak. Mm-hmm. Weak. Mm-hmm. Kaya, yan ang reason kung bakit ang IATF less than 21, ayaw nilang palabasin, at saka more than 60. Yan ang essence. Okay. Kaya, yung 20 hanggang pataas, yun kasi ang working class, kaya inallow nila yon, at saka yung immunity nila okay. No. Kaya, kung hinahanap ng mga tao, ano ba yung rason for the more than 60 at saka less than 21. Yun po ang explanation po, mga kababayan. Okay. And lastly po, Dr. Tony, siguro gusto ko rin po linawin sa inyo, ano ba ho yung virus natin dito, yung strain ng virus po sa Pilipinas? Magkaiba ho ba yung bagsik ng virus po ng nasa Europa at sa Amerika at sa iba pa mga bansa? O pare-pareho lang ho yan? Kung mabagsik man sila, depende na rin sa immunity ng body. Okay. Alam naman natin, may mga strains kasi or mutation kasi ang virus. Oho. Pero kung mapanatili natin malakas ang katawan natin, Alex, oho, kahit ano pantindi ng virus na yun, hindi rin tayo tatablan. Yun. Tapos naka-social distancing tayo. Mm-hmm. Katulad ng maraming strains ng virus tayo, di ba? At saka mga bakterya. Oo. Nagkakasakit lang yung may edad, may hypertension, may diabetes, may liver problem, may kidney problem. Yun ho ang vulnerable. Kaya, mm-mm, saka mga putis, kaya hindi sila pinapalabas eh. Mm-mm. Okay. Yun ang pitik. So, yung strain, depende yan sa immunity ng katawan, Alex. Okay. With that, Dr. Tony, thank you so much po for your time. Ha? At at least nalinawan po tayo sa mga plano at yung ibig sabihin po na mga dumarating po mga datos na ating pong nababasa at na natutunghayan po. Thank you so much po, Dr. Tony. Happy birthday, Alex. Thank you po, sir. Maraming salamat po, Dr. Tony Leachon. Public health expert po natin. At the same time, isa rin po siya sa mga consultant ng National Task Force. Okay. With regards pa rin po sa issue na ito, kung ano bang magiging kahinatnan at anong kapalaran po ng ating po mga taga Metro Manila, nasa linya ngayon po si Mayor Edwin Olivares ng lungsod ng Paranaque at siya rin po ang Pangulo ho, at Chairman po ng Metro Manila Council. Mayor Edwin, magandang hapon po sa inyo, sir. Si Alex Santos po. Hi, good afternoon, Alex. Magandang hapon rin po sa lahat po na nakikinig po sa atin. Opo. Mayor Edwin, kayo po ba sa Metro Manila Council, meron na ba ho kayong recommendation? Kailan ba ho kayo mag-meet po para by June 15? Alam na ho natin kung anong magiging pong community quarantine pong level tayo. Yes, initially, nakapag-usap po kami ng mga ibang mayor at saka ng ating NMDA chairman na si General Lin, pati ang ating GM Jojo Garcia. Opo. Ang inihintay lang po natin yung data manggagaling po sa DOH, mm-hmm, o ng particular city doon po sa 16 na syudad at ang ating pong isang munisipyo para po malaman po natin kung nagpa-flatten po yung curve natin, mm-hmm, at yung ating tinatawag na case doubling time, uh-huh, doubling time, yes, para makapag-recommend po tayo dito po sa IATF regarding to sa either i-maintain o i-downgrade sa modified DCQ, mm-hmm, ang Metro Manila. So yun po ang hinihintay po natin yung data. At sa aming pag-uusap po yun na within the week, mm-hmm, tomorrow hanggang sa
sa darating na Friday, magkakaroon po ng meeting ng MNC para ipresent po ang data po natin. Kasi mahirap po mag-decide, uh-huh, mag-recommenda na wala pong particular data galing po sa DOH. Pero so far, in a span of 10 days, dahil pang 10 araw na ho tayo na GCQ, anong nakikita ho ba ninyong trend, sir? In so far, na ano po yung mga natatanggap po ninyong mga impormasyon, sir? Opo, ang atin po natatanggap po mga information po, nagpa-flatten na po yung curve natin. Eh. Mm-hmm. Kasi kung makikita po nyo, dalawang klase po yung atin pong cases na nagkakaroon tayo everyday. Meron tinatawag na new cases at yung old cases. Yeah. Kasi nga po, nagkaroon po tayo ng backlog, mm-hmm, doon po sa atin po mga cases, doon po sa atin mga laboratory. Pero ngayon, ang dami na po natin laboratory, kaya na-update na po yan. So, mm-hmm, yun po ang inihintay po namin sa data ng DOH para po makapag-decide po ang Metro Manila Council for recommendations sa IATF. Oh, I'm sure kayo rin po, Mayor, no, tinitimbang rin po ninyo yung nagiging epekto o di kaya ang gains po ng inilagay na ho tayo sa GCQ, dahil marami na rin po nagbubukasan po mga negosyo, sir, no? At least magandang balita po yan sa inyo pong lungsod. Tama po yan. At pero ang gagawin po ng ating pamala, ibabalansi po yan. Oho. Kasi kailangan talaga po magbukas na po ang ating ekonomiya, dahil hirap na hirap po ang ating taong bayan. Yes. Yung pong mga nawalan ng trabaho, hindi po nakapagtrabaho po sila, kailangan na po buksan. Pero unti-unti lang siya. Yes. Pero we should not prejudice yung, mm-hmm, ating po health protocol na susunod po lahat po ng ating mga kababayan pagdating sa pagsusot ng face mask, mm-hmm, pagkakaroon po ng social distancing po natin. Yun po dapat lahat ng guidelines ay susunod. At sisiguraduhin po na bawat LGU, mm-hmm, na sumunod po lahat po ng ating mga enterprise at mga negosyo na bubukas, particular na local government unit. Oh, from the words itself na sinabi ho ni Dr. Tony Leachon, isa po sa mga consultant po ng National Task Force, sinasabi nga ho niya, it's either status quo daw tayo sa GCQ or baka bumalik ko tayo sa MECQ. Hindi daw, malabo daw yung MDCQ po daw, Mayor. Oho. Pero palagay ko naman po, in my personal assessment po, baka hindi naman tayo bumalik sa modified or either mag-maintain po tayo sa GCQ. Yes, oho. Pero kailangan lang po natin isundin yung protocol po talaga. Oho. Yung protocol, we have to follow the health protocol po natin para eventually, mm-hmm, we will be downgraded to modified GCQ. Tama, tama. At yung sinasabi nga rin po niya, yung particular local chief executive can declare parang specific barangay na mag-lockdown. Tama po ba yun, Mayor? Tama po yan. Katulad, uh-huh, po itong nakaraang linggo po, kami po sa Paranaque po, nag-lockdown po kami na isang barangay. Yun. Ito po yung isang area po namin sa Barangay San Dionisio, pero not hindi po buong Barangay San Dionisio, kundi particular area po. Mm-hmm. Kasi sa 16 barangay po namin, 14 na barangay po namin sa Paranaque, halos nagpa-flatten na po siya. For the past 2 weeks, wala na pong new cases. Yun. Yun na lang pong amin linockdown at San Dionisio, doon na lang po kami nagkaroon ng critical zone. So doon po kami nagkaroon ng lockdown ng 3 days po, at nagkaroon po kami ng expanded testing po doon, mm-hmm, para ma-isolate po namin lahat ng amin na contact trace sa isolation facility. So ibig sabihin po, sa inyo pong number of barangays, yan na lang pong problema ninyo. The rest, okay na po, Mayor, parang ganun. Okay na po. With God's grace, okay na po yung 14 na barangay po namin. Ang kailangan lang po, we have to sustain, yes, na kahit po tayo naka-GCQ, naka-quarantine pa rin po tayo. Oo, pero sabi nga ni Dr. Tony, kapag tag-ulan daw, mas lalo daw hong dadami daw ang kaso. Ganun rin po bang inyo pong pananaw po, Mayor? Ganun nga po yun. Pero yung pag-iingat po, at kailangan po sumunod po tayo sa protocol po nun. At yan po, ipatutupad po ng bawat local government unit under po ng National Capital Region. Okay, lastly po, anong araw po kayo magmi-meeting ulit po ng mga mayors po, sir? Inisa sa pag-usap po namin, bago mag-Friday po, magbibibig po ang ating NNC. Bago mag-Friday, which is tomorrow? Tama po ba? Yes. Tomorrow, agang Friday po yan. Ayun. Sige. Kapag nagmi-meeting ba kayo, may mga kumukontra ba na doon sa majority? May kumukontra pa rin po ba? May mga umaayaw na doon sa decision po ng majority? Doon po sa amin pag-uusap po ng ating po mga Metro Manila Mayor, kasi ang amin po pinag-usapan lagi po, unified po maging approach. Kasi, mm-hmm, ang NCI, hindi po katulad ng ibang region, tayo po interconnected po tayo eh. Oho. Interconnected. So usually, unanimously yung decision ng bawat mayor po sa Metro Manila. Ayun. Ihabol ko na lang po siguro, Mayor Edwin, ha? Yung pong nangyari po kay Mayor Francis Zamora, ano bang stand ng Metro Manila Council po doon na parang sinasabi, lumalabag daw siya sa ibang lugar, sa ibang lungsod.
baka misunderstanding lang po ng konti sa Baguio na nangyari po sa kanila. Opo, so, opo. Kailangan lang po siguro mag-usap. Ang aking pagkakaalam po, parang nakatulog yata si Francis habang sinikita. Kaya hindi po niya alam po yun. Yun ang aking pagkakaalam po doon. Ayun, okay. Sige po. Mayor, thank you so much for your time, ha. As always, thank you po. Thank you, Alex. Salamat po. Thank you po. Si Mayor Edwin Olivares po yan ng lungsod po ng Paranaque at siya rin po ang chairman ng Metro Manila Council. Okay. Magso-short break lang ho tayo at sa ating po pagbabalik, pag-usapan na rin po natin itong National Academy of Sports. Oy, sa mga sports fanatics at yung may mga magulang na may mga anak na gustong maging top athletes ng bansa, eto na ho ang pagkakataon ninyo dahil na aprobado na ho at pirmado na ho natin po Pangulong Duterte, ito pong batas, ang National Academy of Sports Law. At pong pag-usapan nun yan with Commissioner Mon Fernandez, El Presidente. Magalis, 1:45 na po ng hapon. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Okay, nagbabalik pa rin po ang inyo pong Walang Sinasanto dito po sa hashtag COVID-19 Radio. Ang inyo pong hashtag laging handa station, ang Radyo Pilipinas. Okay? Ito, kabigo tayo. Non-COVID issue ang ating pag-uusapan. Actually, hindi naman to issue. Pero ito po ay maging kapaki-pakinabang para sa ating mga kabataan at sa mga sports athletes sa mga susunod pong panahon. Kaya ngayong araw nito, binalito po ngayon na sa Malacanang po, pinirmahan na po ito pong tinatawag na National Academy of Sports Law ni Pangulong Duterte. Ito po ay magbibigay po ng siguro chance para sa ating mga atleta na maging at par with different countries, no? Minsan kasi pag mga international sports event, lagi ho tayong kulelat. Minsan nga nakakatsamba na lang ho tayo na makaka-silver medal sa Olympics, sa Asian Games naman. Minsan hindi ho natin nakukuha ang mga patimpalak. Sa SEA Games, mukhang magandang performance natin. Pero yun po ay mga Southeast Asian countries lamang po yan. Pero kung mga matataas na hong mga level ng mga bansa, hindi ho tayo at par with the different countries like America, Europe, sino pa ba? China, for that matter. So kailangan siguro natin pag-igihan po natin ang pagbibigay po ng atensyon sa pangangailangan po ng mga sports athletes po natin. Dahil nga, tayo po ay, masyado tayo, we're behind sa iba po mga bansa. Kaya siguro naisip po to ni Senator Bongo na gawin po itong panukala at naging batas na nga ho to, itong National Academy of Sports. Ang sabi nga ho niya, if I may quote Senator Bongo sa kanya pong manifestation speech, ito po, if I may quote, this law will be able to catch up with the rest of the world in terms of sports development. End of quote. So, yan po ang sabi po ni Senador Bongo. So, nakikita niya siguro yung time nung nasa Davao po siya, dahil itong si Senador Bongo, isa rin po itong sports-minded person, mahilig sa basketball, siguro nakikita niya na, bakit nga ba tayo hindi nakakawagi sa basketball? Alam natin, ng mga kalaban natin sa Europa, sa Amerika, sa China, mga matatangkad. Tayo po, super ang liit po natin. So, baka kasi nakakonsentrate lamang po tayo sa mga piling mga sports like basketball. Bakit ba basketball? Aliliit po natin, mga mababansot po tayo pagkalaban po natin ng mga bansa. Why not we divert our sports concentration sa iba mga paligsahan tulad ng siguro saan ba tayo magaling? Kahit na tayo po'y maliliit, pero nakikita ho natin ang lakas natin tulad po ng weightlifting. Okay, ito mo, nakakaano tayo, nakaka-silver medal tayo sa Olympics. Ano pa, gymnastics. Nakakuha ho tayo ng gintuho dyan, di ba?
So, mga ganun pong mga performance, eh, dapat dun tayo tumutok. O, nasa linya na ba, ano, Ivy? Ayun o, nasa linya ngayon po si Commissioner Mon Fernandez ng Philippine Sports Commission. Commissioner Mon, maayong hapon, si Alex Santos ni. Maayong hapon, Lex. Maayong hapon sa Tanang Naminaw, labi na ang mga Sugbuanon o mga Kabisayan. Of course, atong mga sa kapatid natin dyan sa buong Luzon, Visay at Mindanao. No? Opo, opo. Opo. Commissioner, nabalitaan nyo na ba ho na pinirmahan ng Pangulong Duterte ang National Academy of Sports? That's good news. Yes, in fact, I just saw it a while ago. It has been signed. Oh, that's correct. Opo. Ano pong comment at ang reaction po ng buong PSC ho dito, Philippine Sports Commission, sir? Yes, this has been long time coming, Alex, no? Opo. In fact, isa tayo sa mga countries dito sa Asia na wala pang sports academy, no? Mm-hmm. So, mabuti at na itulak to ni Senator Bongo, mm-hmm, para naman magkaroon. Ito'y napakaganda para sa mga kabataan natin, Lex. Mm-hmm. Mabibigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral. Yun. Ng quality education and at the same time be able to train in international standards, no? Uh-huh. Because doon gagawin itong eskwelahan, doon itatayo sa complex Kapas Tarlac, yes, tabi yata sa sports facilities natin na ginamit sa isa SEA Games. Mm-hmm. So, ibig sabihin po ba nito, Commissioner, na this will be part of a school curriculum o separate po ito para to hone our athletes para makapagpili ho tayo for national and international sports outings? Ganun po ba yun, Commissioner? Yeah, I think they're going to have a separate curriculum, yeah, flex, no? Opo. Incorporating the usual learnings, mm-hmm, no, in a regular school plus training nila, no? Mm-hmm. Just like what we will be doing here in the Visayas, Lex. Mm-hmm. Itong end of July, magkakaroon kami ng coaching lessons for coaches sa mga LGUs, no? Mm-hmm. Mga lahat ng sa sports sciences, physiology and all that. There'll be a lot of coaches. No. Coaching clinics for that, mm-hmm, plus the sciences and the coaching itself as per sports, no? Mm-hmm. So magkakaroon sila ng maraming certification na, mm-hmm, from the PSA, no? Uh-huh. To prepare later on na hindi lang magkaroon ng eskwelahan dyan sa Kapas but also other regions in the country. Oo. Uh-huh. Tama ka, Commissioner, no? Hindi po magiging successful ang isa pong atleta kung palpak naman po yung coaches po natin, no? So, are we talking about hiring of a mga caliber coaches from different countries and trainers para ho talagang maturuan ng tama ho yung ating mga coaches, local coaches po natin? We are already doing that in several sports for that matter, Rex. No? Opo, opo. Meron tayong mga foreign coaches na hinire. But again, kailangan mag-develop tayo ng mga local coaches. Isa sa binago na gusto naming baguhin ng Alex, mm-hmm, ay bigyan ng magandang allowance naman yung Class A national coaches natin. I-raise natin yung level as far as the sweldo or allowance is concerned, mm-hmm, para naman maging full-time talaga sila. Karamihan kasi sa mga coaches natin ngayon, nagko-coach sa mga eskwelahan, nagko-coach sa national teams. So divided yung ano nila, no? Programa nila. So dapat maka-focus sila sa national team lang kung sa national team lang. No. So this, of course, itong eskwelahan na to makakatulong talaga for the athletes initially. Mm-hmm. But of course, kailangan din natin ng mga professors dyan, yeah, o mga teachers dyan who will be masters of the different aspect of sports. Oho. Do you have an idea na po ba, Commissioner, kung magkanong funding po dito sa batas nito na pinirmahan po ng Pangulo? Magkano ang alin? Yung funding po nito. I'm sure may fund po to para at least maging successful po itong batas nito. Yes. Hindi pa namin nabasa
Alex, but definitely kasama yan na bibigyan din ng funding yan ng Kongreso. Okay. Dahil kung wala ho tong pang oil sa ating pong mga namumuno ay mukhang mahirap po implement po tong batas nito, sir. Tama 'yon. Yun naman talaga isa sa downside sa programa natin, no? Yeah. Kulang talaga compared to the other nations. Mm-hmm. Malaki ang diferensya talaga sa budget for sports development. Yeah. Compared to maski dito sa Southeast Asian countries. So hopefully with this law, mm-hmm. mag-increase na rin yung budget na magkakaroon ng budget para lalo na dyan sa mga atleta na mag-qualify dyan na mabigyan ng tamang leksyon, pag-aaral, okay. Yeah. And training within international standards. Okay, lastly po, Commissioner, we talk about the development for the athletes, pati coaches po, kailangan galingan rin nila. In your assessment po at inventory ho ninyo, how will you score or rate the existing sports or training equipment po that we have for now? Well, as far as the equipments are concerned, nag-improve naman tayo. Mm-hmm. Especially, tayo kasi ang nag-host ng SEA Games. Yeah. So, almost all sports got new equipments for their different sports, no? Okay. So, kailangan alagaan na lang talaga nila yon. Yeah. At yung technical know-how na lang talaga nila sa coaching, mm-hmm. ang kailangan ma-improve pa, no? Okay. Mm-hmm. Sige po. Commissioner, thank you so much po for your time. Ha? Dagang salamat. Maraming salamat, Tek. Dagang salamat. May okay. Hapon. Good luck. Good luck po sa Philippine Sports Commission. Si Commissioner Mon Fernandez po yan ng PSC. Okay. So, wala na tayong oras. Ang oras natin ay 1.56 na po. Hanggang 1.55 na po tayo. Mag-ano lang ako ka, babati. Oy. Happy, happy birthday. Thank you, thank you, thank you. Salamat, salamat. Thank you po, thank you. Sana'y mabusog mo kami. Sana'y mabusog mo kami. Sana'y mabusog mo kami. Hoy, thank you ha, kanila Ronel at kay Michael at sa ating executive producer na si Ivy. Thank you ha. May utang ako sa inyo. Siguro by tomorrow papadala ko kayo diyan ng lang sumsuman para mayroon ko kayong mga merienda ho dyan. By the way, nagpapasalamat po tayo sa mga bumabati ho sa atin. Si Danilo Neneria, ito po, pinopost ko po inyong mga pangalan. Classmate ko to dati si Danilo, sabi niya happy birthday mate. Si Win Alamar, maraming salamat Win Alamar, wala po siyang mensahe pero pinopost ko pa rin. Si Darkman Stingray, happy birthday, God bless. Si Noel JM, Pineda Pabalan, Sir Alex, happy birthday, thank you. Si Penny BJO, birthday blessings, thank you so much. Meron rin siyang comment ni si Penny, sabi niya, Mayor, daming hindi sumusunod sa social distancing sa may sukat area. Paki-check mo yan, Mayor. Ha? Si Alex Joshua Padilla naman, sabi po niya, happy birthday, Sir Alex. Si Bernie Milano, sabi po niya, happy birthday, Sir Alex Santos. Okay, so yan po, ilan po sa mga bumati sa atin. Maraming salamat po, until tomorrow, ito. Bumabati rin po itong aking pong alaga. Pakita ko sa inyong alaga po. Ito po. Ito po, alaga ko. Say bye-bye. Bye-bye! See you tomorrow. Ingat po. Maraming salamat po sa mga bumati. Bye! Balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us at... Oras 1:59.